So parang Namamanhid? Ano ba? Masakit pag nilalakad ka, tsaka parang tight. Nasakit? At saka ito yung laging malamig. Laging malamig? Pare, dalawa. Pagka ganyan, yung mga part ng parang malamig, may init sa loob, tapos parang ang lamig, blood circulation po yan. Yung ganyan pakiramdam. Pero yung dito, yung masakit, kaya masakit yan yung mga strap dyan, maaaring yung tuhod nyo, nagbago yung position, maaaring nagkakaroon tayo ng degenerative change. Kaya pag naglalakad tayo, yung mga muscle natin, parang feeling mo tight na tight. Kumbaga, pag na, kunyari, naglakad tayo, magmula nito hanggang doon, pagod na siya, tapos ang sakit. Maaaring nagbago yung joint mo. Sige, ma'am. Yung sa this, anong naging problema? Sa lumbar? Medyo umar yung dito po. Yung butong-buto. Ilang taon na kayo ngayon, mami? 82. Ooh, thank you, Lord. 82. Sana all. Apo tayo lahat sa ganitong, ano. Ano na pala siya, mami, no? Sobrang lalim na pala. Pero kasi ganito, yung mga 82, hindi na kayo advisable sa mga, ano, sa mga bone cracking. Kailangan talaga niya, very, nasa nag-handle na, pero yun nga, very soft na yung gagawin natin. Kasi nga, hindi na kayo advisable sa mga bone setting. Totoo lang. Bakit? Fragile na kayo, malutong na, brittle na yung buto nyo. Kaya hindi kayo pwedeng... Noon nga sa, nung pinanap ko sa tsunan o operahin, pero... Wala na siguro kayong disc, yung annulus disc na tinatawag. Kasi sa edad nyo, 82, nangyayari po talaga yun. Lahat tayo, lahat kami mo. Habang umiidad po na yun, natutuyo po ito. Kumbaga, nawawala ng sustansya. Kung sa labas ng katawan natin, kumukulubo tayo, parang natutuyo yung mga ano natin. Ganun din sa loob. Hindi ang tawag na degenerative change. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng ganyan, umihina yun. Magkakaroon ng parang osteopites ang tawag doon, yung mga spar sa buto. Yung parang ganyan dumami yun. Ganito ang itsura niyan. Ngayon, yung degenerative change. Yung ganyan. Ninipis yung mga, dapat kasi ganito kataba. Ninipis siya tapos magkakaroon ng parang ribaba yung mga vertebrae natin o vertebral. Ganyan po. Kaya, yung sabi ng doktor, Nadulas ako. Ini-injikan yung para pero, magkaroon ng ano. Ang kaya hindi ko ginawa, may side effect na mapaparalyze ako. Possible po kasi pag tinamaan yung pinaka nerve root mo o root nerve, mamamanhid ka. Kaya hindi ko pinagawa. Mamamanhid ka. Yun yung ano. Pagka sumabla yung ano, pag sumabla yung inject, ayan, buhay po surgery, kayo, paso. Surgery or injection? Yung surgery po ang nakakalumpo. Yung inyong inject, siguro 20% lang yung nagkakamali yun. Madalas yung perfect. Inject lang yun kasi ini-inject ka na ano yan, yung collagen. Collagen. Dalawa lang ini-inject dyan, collagen tsaka yung steroids sa mga joint-joint natin. Dalawa yung ini-inject. Ngayon, mami, dadahan-dahanin natin ito kasi malalim na yung ganito nyo. Kapahin yung ganyan ko. Yan. Kung mag-aakad nyo. May lining siya, pero ito. Kapahin yung ganito nyo. Sobrang lalim. Diba? Lubog na lubog. Oo? Oh? Tingnan nyo, pwede maglagay ng tubig dito eh. Pero yan, mami, ano, hindi na kasi yan mape-perfect. Mas maganda sabihin ko sa inyo, ano, kasi siyempre sa edad nyo, hindi na tayo pwede best na mas sa mag-adjust ng malalakas. Dahan-dahan, kung ano lang ma-adjust, kung gumanda ang pakiramdam nyo, sapat na po yun. Kung may matirang konti, sapat na po yun. Pero kung yung severe pain pa rin, malabong mangyari. Kumbaga, hindi mababago talaga yung pakiramdam nyo. Pero hindi sa ano, hindi na yung talagang 100% may babalik. May oras na ito. Ang sakit. Yun eh po yung mga ano eh. Siyempre, sign of aging po yan. Talagang may mga kilos po tayo na may masakit talaga. Aabot lang tayo ng konti. Kunyari, may pip. Kukuli mo yung ano, tambo. Gano'n mo. May sumakit na kagad sa tagiliran mo. Alam niyo kung bakit? Nalilis na po yung mga stretching natin. Habang umiidad tayo, pangkaraniwan na lang ginagawa natin. Pupunta tayo ron.
kukuha tayo ng baso, iinom, kakain, malandang TV, tulog na. Ganun lang ang daily routine natin. Wala na tayo yung mga ganyan-ganyan, yung mga kahit mga basic-basic one. Pero nagkaganyan-ganyan pa rin ako. Yeah. O yan, ganun, sa umaga, mami, kahit pa paano. Yung bit na na, basta kahit may kilos lang. Kahit pa ako, gumaan. Yeah. Ganyan-ganyan ako, basic-basic lang. Kasi sa pagliligo, huwag na kayo mag-move-move dun. Huwag na kayo, delikado yun. Mas maganda yun, tapos na kayo naligo, tapos na kayo kumain, tsaka kayo mag-move. Pero dun sa pagliligo, kasi pag gumaganyan-ganyan kayo, baka mag... Kasi siyempre, basa dun sa paliguan. Kasi ang umiidad po, minsan may mga bigla ang hilo. Dumarating po yung kahit, parang bigla kayong lula. Tsaka po yung bigla, yung sakit yung paa. Oo, mga biglaan, mga sudden, Ganun po, kaya huwag kayong magkanong magigit. Kung maliligo kayo sa ano, kung humanap na kayong upuan, mas maganda establish kayo. Hindi nyo makailangan magmadali, hindi naman na kayo nag-uopisina, wala na mga tayo. Oo. Hindi na kayo, dahan-dahan na lang tayo, mag-stop ko kaya, sa shower doon kayo, nakaupo na kayo. Ganun na lang, hindi na yung, huwag kayong mag-exercise, delikado. Okay, mas mahirap kasi pag natumba pa kayo. Samantalayin nyo, 82 kayo, nakakapaglakad kayo, nakakausap kayo. Mahirap kasi yung severe pain ka pa sa higaan, doon kayo may stress. Okay? Nagtatrabaho pa nga eh, kuya. Oo. Anong trabaho ni Mami? Kahera. Kahera? O pwede eh. Ano lang naman? Pera lang naman binibinang yun. Huwag na. Pero huwag na kayong maglilipat ng mga soft drinks sa yung mga ano. Ano po? Hindi po soft drinks. Hindi kayo pwede ron. Ayahan nyo lang. Pera lang kayo. Sa manage na kayo. Ng pananalapit. Isa pumubuhat pa rin ako kahit may dumatid. Hindi na. Hindi na kayo pahit sa board. Bibigay yung balakang nyo. Maniwala kayo sa akin. Pag bumigay yung balakang nyo, hindi nyo na ma-enjoy yung ano. Yung kagaya nito, nakakarating pa kayo nito. Dumulas nga po daw siya eh. Kaya sumasakit yung gano'n. Kaya nga po, kasi nga, sira na po yung mga ganito natin. Buti daw, tumama sa ano. Buti nga kayo, umabot kayo ng 80 bago na sira, yung iba 60 lang. Pag senior, wala pa ang iba yung senior, sira na eh. Yun ang nakakatakot, kasi mananatili na kayo sa higaan pag masakit na talaga yung balakang nyo. Relax lang. Higa kayong patagilid. Ito, very ano na talaga to, kumbaga. Soft touch na to. Touchscreen to. Ganun-ganun lang to. Oo, delikado na kasi hindi na talaga at paisa po lang mga 80. Pero, siyempre, nasa akin nga na lang yun. Kumbaga, kung ano lang ma-adjust, yun lang. Kasi nga, fragile kayo. Naman nyo may umusog. Ayan, kabila. Cherry, papo, kabilang side. Ayan, dahan-dahan lang. Samantalayin nyo habang malakas pa kayo. Kumbaga, ganyan na lang, mag-ano na kayo, tawag ko. I-maintain nyo yung ganito habang 80 kayo mahigit. Kasi yung iba, mag, wala pang 60. Nasa wheelchair na. Diba kasi nadudula sila sa banyo. Nadudula sa ano. May relax na, wala naman. Yun, no? Yung mag-itik, o yan po. Very soft lang, gaya, bigyan na sakta. Punta pa kayo. Kailangan, ganun lang. Ibabalik lang natin. Kasi maganda, maitulak yung mga vertebrae nyo, yung mga facet joint dyan. Yun kasi yung magpapasakit talaga. Pag hindi nakabalik yung maliliit na joint na yun, yung mga facet joint. Uy, so, ano lang kasi yung mami, ha? Haplos lang, pagmamahal lang to. Tingin na. Ito, may mga ano pa kayo, lymphoma ang tawag ko. Ano po? Yung buhol. Ay, pero wala yan. Ah, wala po. Wala yan, hindi makaka-affect yan. May mga tao talaga may ganyan. Ah, mga nodules, mga lymph nodes, wala pang karamihan yan. Sa edad ni Mami, wala yan. Kumbaga, normal lang. Isang taon, may ano na. Hindi pa rin sa bigli mo, ordinary yata, isang na lang. Hindi, muscle lang yan, mami. Muscle lang yan. Di ko sisipatin sa baba. Patay yun. Pero ito, muscle lang to. Pero kung ang malaki sa kanya, yung parang bukong-bukong sa buto, yan, mga ano lang yan.
mga tubig-tubig lang yun. Kasi tandaan natin, pag humihitan tayo, hindi na perfect yung blood circulation natin. Sa dami ng kinain natin, may mga napundo na dyan ng mga kolesterol, kaya may mga blood clogging tayo. Yung mga pagbara sa dugo. Pangkaraniwan na yun. Siyempre, hindi na tayo nakakapag-exercise. Tihaya ka kami. Pero kayo, detraction ko pa rin kayo. 82 years old. Ang pinakamatandang pumunta rito, 84. Yan. Kaya naman natin i-handle yan. Pero syempre, nasa aking mga kamay na yung tamang lakas. Tsaka syempre, depende sa assessment natin. Kung paano treatment ang gagawin. Kung tatanggihan na ba natin o hindi. Hindi. Okay, last na kami. Inhale. See ya. Very soft lang. Diyan lang kayo, mami. Huwag yung nakita tayo. Ayan. Tapo ko si mga tukod nyo. Dito yung sumasakit, no? Dito, sir. Ayan, dito. Pitikin natin. Lalo pang matagal akong nakatayo kasi nagtatrabaho na. Pero pag ano naman, hindi naman masyadong. Pero parang tight. Parang nanggigigil yung mga muscle. Pag gano'n, mami, umili lang kayo ng paw. Kasi habang pina... Ano habang pinababaya... Ah, naroy. Itong paw na to, lahat sa ano to, sa rheuma, arthritis, mga stiff muscle, mga jointing. Yan, halugin nyo lang yan pag gagamitin nyo yung paw. Kasi sa paw, walang aw. Relax lang. Ayan ang paw nyo. Once kasi pinababayaan nyo yung mga stiff muscle, lalo lang lalala. Kaya kailangan, kahit pa paano, simple massage lang, i-massage yung sarili nyo. Kapos lang ng pagmamahal. Huwag yung diinan. Ganyan lang, oh. Medium type. Namamassage siya, pero hindi kayo umaaray. Yun ang tinatawag na medium type. Meron kasing massage na talagang diinan-diin. Kailangan medium. Kapag masakit yung ano ba, yung gaas. O yan dati yung ano eh. Yung dilaw. Ayan dati yung dilaw ng pampahay. Ayan o. Bago pa. Ang nangibigaw yan. Pwede po. Meron, kahit saan tindahan, meron po niyan. Sa mga malaki ano. Nabibili niyo. Meron din dito niyan kasi sponsor namin yan. Sponsor namin yan. Ayan ang ano. Kaya ako nga po yung ano. Number one na pinagkakatiwalaan natin. Luyang dilaw, lalagyan ko po ng gaas. Yun yung mga talagang matitindi. Mga luyang dilaw. Normal na talagang may healing yan. Mga yan. Talagang Asian, ano pa, Asian civilization, ginagamit na yun, mga luyang dilaw. Malamig, mami. Ano yan? Yung blood circulation natin, talagang minsan nadidelay pag tayo umiidad. Hindi siya makapag-circulate ng ayos. Pero ang diskarte sa ganyan, i-elevate mo lang yung paa mo, mami, pag matutulog kayo. Lagyan nyo ng unan para pumalik yung ano, yung circulation, umakyat. Ganito, reaction yung dalawang unan. Ganito ang style. Yan, pag matutulog kayo, kunyari, ito yung alay ng alay, manhid, malamig, o para may mainit sa loob na hindi mawari. Blood circulation po yun. Kahit may, kunyari, manas, ganito rin. Elevate nyo lang. Lagyan nyo lang din sa leg, sa bandang alak-alakan sa tuhod para hindi mangawit. Kasi pag inalis ko to, pag gising nyo bukas, di na kayo makalakad kasi masakit na yung tuhod nyo. Kaya kailangan may dipensa rin ngayon. Dito, pati dito rin. Hanggang dyan, yan. Yan, o. Kailangan po ba ganyan? Ako nakataas talaga sa tuhod. Ay, hindi. Mangangawit yung ano nyo. May unang. Mangangawit yung ano nyo. Kailangan balance. Ako po, pagka nakataas ng konti yun. Maya, pagka nagbabasa ako na yun. Pag alam nyo na ano, gumaganda na yung pakiramdam nyo, bitaw. Ito nga, lamig ng paa nyo. Hindi, ulanin mo lang po. Massage ko lang po. Parang may yellow yun. Umayinig. Malamig. Malamig.
ako basta pag-iyakap mo sa teatriya mo, no? Ano po iyan? Oo, ito yung paan niyo mainit. Ito yung hawakan niyo yung kampani to. Oo. Oo nga, diba? Paan niyo mainit? Ito lamig yun. Ano? Hinawakan ko pa na yan, ha? Lis-lis ko na pati yan, ha? Bracer yan, eh. The blood circulation to, pangkaraniwan na to sa mga kaedad. Blood circulation po yan. Hindi yan basta-basta pilay. Ano dapat gawin? Ano, ilabrob nyo na yung mga ano yun, tapos iangat nyo nga. Ganun lang. Hindi naman yan totaling masakit, talagang sa pakiramdam lang manid, yan. Manid. Eh, ganun, parang ano lang, lang yan. Manid na manid yung mga damdun. Ganun lang yan. Ito, ganun yung parang kapalangan. Ma'am, imamasas-masas nyo lang yan. Pangkaraniwan kasi sign of aging yan, mararamdaman nyo na lang yan. Pero kung kayo ay nakakapag-walking-walking pa, nakakapagpapawis pa, matatanggal yan. Nag-walk ako. Yan, mag-walk kayo. Mag-jacket kayo. Hindi nyo kailangan mabilis na lakad, ha? Yung basta magpapawis na kayo, inom ng tubig. Magugulat kayo, 99 na kayo, makakapag-walk pa kayo. Pero syempre, hindi one-time process yun, ha? Daily work yun. Hanggang sa mapansin mo lang, bah, umiidad na pala ako, pero nakakalakad pa ako. Pangkaraniwan na kasi, pag umiidad na kayo, pasakit ng pasakit yung mga joint natin, napupudpud kasi yan sila. Lalo kung magiging agresibo kasi yan pag hindi nakitreatment. Kunyari, nasira yung tooth mo, nabakante. Tutubuan ng mga, kasi mga kinakain natin mga, yung mga few rings, nai-stack up yun sa mga ano, sa mga joint. Magbibuild up po yun. Yun yung tinatawag ng mga spar. Pag nagkaroon ka ng mga spar, tutunog-tunog na yung tooth mo. Pag tumunog ng alanganin sa sakit ng tooth mo, madadala ka ngayon maglakad. Habang nadala ka maglakad, nakaupo ka na, titigas naman ngayon yung mga ligaments mo, mga tendon mo. Hanggang sa tuluyang naka-wheelchair ka. Ano po, kahit masakit, sige daw. Ay, very good. Haplos-haplosin nyo rin, mami. Okay, upo kayo. Ano po, kahit masakit siya, kahapon, sa dalawa ito, ang masakit ang masakit. Ang sige daw ako. Tsaka po paghiga, paghiga ko yung ano-ano po. Sabi nga nila, mentor to, lalo. Mentras na binakante nyo yung mga few rins na yun nga, magbibuild up na yun. Tapos bigla na namang kilos ipilit, kailangan talaga yan. Siyempre ang hirap din mag-maintain ang sariling katawan, lalo may masakit sa atin, lalo kung wala tayong knowledge sa mga ano, talagang masisira. Tingnan nyo nga, lakad kayo, mami. Lakad kayo. Tingnan nyo yung balakan nyo. Kumusta naman? Okay, okay. Oh, sabi ko sa inyo eh. Pero kailangan lang natin, mami, ha. Mag-iingat tayo. 82 na kayo. Lalo yung huwag kayong mag-exercise doon sa rubang banyo kasi may mga bigla ang dating ng dilo. Pagtapos na kayong ano? Pagtapos na kayong maligo, kumain, tsaka kayo magkaroon ng movement. Kahit na ganun-ganun lang, simple. Mabagal lang na walking, tapos pagka no, inom ng tubig. Okay, ganun lang po. Huwag kayong mag-